bubungad or tatambad sa atin agad-agad yung napakarami at sangkaterba nilang magagandang unit dito. So may mga 3 wheels, 4 wheels at lahat ng unit na quality pero mababa ang presyo, tamang-tama, dito nyo yan makikita sa warehouse or sa bodega ng pinakamura sa Pinas. Sa mga naghahanap dyan ng 5 to 6 seaters 4 wheels e-bike, guys, ito, available sa kanila ngayon. Si Supreme Prime, nag-iisa, sir, walang katulad. Pwedeng gayahin, hindi pwedeng pantayan. Supreme Prime yan. Top of the line. Yes, po. Ito na ba yung pinaka-latest version, sir? Yes, po. Sa mga budget wheel na golf cart, ito na po yun. Budget wheel na pinaka-malakas. So, ito na yung unit na pinaka-malaki sa lahat ng unit na makikita nila, sir. Yes, po. Ito po yung 7 to 8 seaters na po. 7 to 8 seaters na Big Boss Prime. Quality, matibay, at mababa ang presyo. Eleganteng itsura niya, tapos sa bilis niya, sa ganda niya talaga. Tsaka yung ano, yung pagka nag-park ka, hindi ganun kalaki. Pag hindi ganun kahirap. Sobrang komportable niya gamitin at napaka-lambot, napakadali niyang iliko, no? Ganito pala ang experience kapag ginamit mo itong isang Supreme Prime na 5 to 6 seaters. Yo, what's up, guys? Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Tireless Vlogger nga pala. Sa video na to, nandito tayo ngayon sa Kaylin's e-bike shop na matatagpuan dito lang sa Abad, Santos, Tondo, Manila. Ngayong araw, guys, muli kong ipapakita sa inyo kung ano-ano yung mga available nilang mga units dito. Sa mga nakakatanda dyan, ito ang pinaka murang bilihan sa buong Pilipinas. Kaya naman kung interesado kayong malaman kung ano-ano yung mga available nilang mga units dito, eh syempre tutukan nyo lang itong video natin at panoorin nyo lang hanggang dulo. Para lahat ng detalye na kinakailangan nyo, eh makuha nyo kagad sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw. Pero ipagpapauna ko na lang din sa inyo, guys, napakaswerte nyo kapag napanood nyo itong video natin dahil sa bukod sa mura na yung makukuha nyo mga unit dito, quality pa, napakarami pang mga freebies at discount na naghihintay sa inyo. Pero bago tayo tuloy magsimula, guys, baka pwede nyo munang i-like tong video natin. Share nyo na rin, tag nyo na rin yung mga kaibigan nyo dyan sa comment section dahil yung ginagawa nyo pagla-like at pag-share ng bawat video na ginagawa natin ay napakalaking bagay na yan sa mga ina-upload nating mga video katulad nito. At kung kayo naman ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, guys, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Syempre, huwag nyo rin kalilimutang i-like and i-follow ang ating Facebook page para lagi kayong updated kapag meron tayong mga bagong video na inilalabas katulad nito. So tara na, guys, simulan na natin to. Excited na akong ipakita sa inyo kung ano-ano yung mga available na e-bike dito sa Kaylin's e-bike shop. Diyan lang kayo, tutukan nyo lang tong video natin. Samahan nyo ako today. Let's go. Okay, guys, ito at kasama na natin ang napakagwapong owner ng Kaylin's e-bike shop. Pinapakilala ko nga pala sa inyo si Sir Kelvin. Magandang araw po sa lahat po ng subscribers ni Sir Tireless Vlogger, no? Fred, salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa kanya pong channel. Nawa, hindi lang 100k, 200k yung mga mag-subscribe sa kanya, kundi umabot pa ng million. No? Yun, thank you hello, sir. Baka magdilang anghel si Sir Kelvin. Ano? Sir, baka pwede nating muling imbitahan yung ating mga manonood na bumisita dito sa inyong shop. Yes po, nandito po tayo ngayon sa aming Tondo branch, which is ito po yung main branch ng Kelly e-bikes po. Matatagpuan po ito sa 2618 o si Abad Santos, Tondo, Manila. At the same time, nasa kabahan po tayo ng Abad Santos, so hindi tayo mahirapan. Yung nearest landmark po natin, yung hospital ng Tondo, tawid lang po tayo. Then, pwede nyo po tayong Waze or Google Maps po, Kaylin Bikes po. Tuwing kailan, tuwing anong oras tayo open dito, sir? Po, Monday to Sunday po tayo, bukas. Then, ang oras po natin, Monday to Friday, 8:30 AM up to 7 PM, then yung Sabado po at Linggo po 8 AM to 6 PM. Yun. Sir, yung contact number na pwede nilang tawagan, yes, kung sakaling may mga magugustuhan sila. Sakali po nga gusto nyo mag-inquire or mag-umorder po, tawag lang po kayo or message po sa 0907-223-1883 po. Yun. Sir, ngayon, meron ba tayong mga naka-sale, naka-promo, ganyan? Yes po, ngayon 4 months po, syempre lagi tayong nakahanda na, no, para
meron tayong ibigay or meron tayong ihandog sa ating mga customer po. So expect na nila na kung mura na noon, ngayong bare months, mas pinababa pa ang presyo. Yes po. Yan, so samahan nyo kami ngayon ni Sir Kelvin guys para malaman nyo, makita nyo kung ano-ano yung mga available na units dito. Yes, diyan lang kayo guys, tutok lang kayo. Let's okay go. Guys, simulan na kagad natin dito sa kanilang pangmalakasang 4 wheels. So yung pinaka model name niya is? Ito po si golf cart natin na C1B2.0 po. Okay. Sa yung top of the line po. Top of the line? Yes po. Ito na ba yung pinaka latest version? Sir? Yes po, sa mga budget wheel na golf cart, ito na po yun. Nabanggit ni Sir Kelvin, no guys, no budget meal na pinaka malakas. Yes. So yung ganito sir, ilang watts po ba yan? Yung ganito po sir, 1000 watts po yung motor niya. Yung controller niya same din, 1000 watts. Then naka 6023 battery. The same time, upgradable naman po yung battery po na. Upgradable. Speaking of battery sir, yung mga naka-install ba sa ating battery dito sir, anong uri po ba ng battery yan? Ito po, naka lead acid. Lead acid. Pero yung lead acid na yun sir, na naka-install dito, sa isang full charge, gaano kalayo na po ang nararating nyo? 6023 sir, nagre-range siya ng 30 to 40 kilometers. Pero pwede siyang mabago kung mas mabigat or depende sa road condition. Depende sa bigat tsaka sa road condition. Yes, ano? Tsaka sa ano na rin, sa throttle hobby yes, ng gagamit. Yes, so yung ganito, ilang tao po ang pwedeng sumakay dyan? Yung ganito sir, good for 3 to 4 po. 3 to 4 yes, seater. Yes po, kami isang bata, dalawang adult sa likod. Okay, yung ganito sir, sa pagkakaalam ko, nagiging cargo siya eh, no? Yes po, naka-cargo type ito sir, pwede siyang mabuksan. Oo. Yung pinaka passenger seat niya guys, na itutumba, na i-convert into cargo. So kung meron kayong mga kargamento na gustong ilagay dito, ayan guys. Marami kayong pwedeng mailagay sa sobrang laki ng kanyang cargo or ng kanyang compartment. Hindi lang yan guys, kung nabibitin pa kayo dyan, meron pa siyang extra basket, closed basket na nandito naman sa likod guys. Ayan o. Kahit saan dyan, pare-parehong may mating yan. Kaya naman talagang hindi magagasgas yung loob ng unit, sir, no? O, pero kung bitin pa rin kayo dyan sa dalawang pinakita nating storage or compartment na yan, meron pang extra basket na nasa unahan, sir. Eh, pakita natin. Ayun, no? Meron pa siyang extra basket sa unahan. So, itong unit na to parang naka-design din talaga sa no, pangkargahan, sir, eh, no? Yes, po. Marami ka kasing pwedeng mailagay sa unit na to. Pang-service, pwede rin siyang pang-negosyo, guys. Yung ganito, sir, speaking of kargahan, gaano kabigat ang maximum weight capacity niya? 300 kilograms. 300 kilograms, guys. Ganun kabigat ang pwedeng sumakay sa ganitong klaseng unit. Sa sukat naman ng gulong, sir. Ito po, naka 190 by 8. Yes, ang kanyang sukat. Tubeless na sir, no? Naka-tubeless. Tubeless aluminum mugs, guys. Tsaka kung napapansin nyo, aluminum na rin pati yung kanyang mga bracket. Yung ating flooring, meron na rin mating, sir. Tsaka ang maganda pa rito, sir, adjustable armrest. Yes, hindi po mahihirapan yung mga sasakay kahit na senior citizen, PWD, kasi nai-adjust, nai-aangat yung kanyang armrest, guys. Ayun. Diba? Napakaganda pa ng kulay. Ano-ano pa nga ba ang kulay na pwede nilang pagpilian sa ganyan, sir? Ayan, sir. Ano, Fred, meron tayong white, merong turquoise, merong pink, yellow, red. Yeah. Marami pa palang kulay, no? Tsaka ano, dun sa warehouse nyo, sir, makikita namin mamaya, no? Yes, kung ano-ano yung mga available na kulay dun. Yes, yun. Papasyal tayo dun sa warehouse nila, sir, mamaya. Yes, para makita nyo kung ano-ano pa yung mga available nilang kulay. Sir, tanong na lang din natin, gaano katagal ang charging time ng ganitong unit? Yung ganito po, sir, 8 to 10 hours po yung pinaka-normal niya. Pero since brand new yung battery natin, pagkalobat po noon, yun lang po yung pinakamatagal. Tabutin po ng 10 to 12 hours po. 10 to 12 hours, guys. Pero ang standard niyan, pagka na-charge niya ng ganung katagal sa una, kahit 8 to 10 hours na lang. Yes, po. Yun. O, diba? Sobrang solid at sobrang quality ng unit na to. Sa mga naghahanap dyan ng pang-service, yun nga, nabanggit ni Sir Kelvin na pwede rin siyang pang-negosyo, eto ang unit na para sa inyo. So yung ganito sir, kailangan pa ba nilang iparehistro yan sa LTO? Yung ganito po sir, hindi na po. No need to register. Kasi yung mga pinaparehistro po ay usually mga 50cc pataas. Pero under 50cc pababa.
Tanong na lang din natin, sir, nabanggit mo na rin lang yung speed. Gano'ng kabilis nga ba tumatakbo to? Tumatakbo ko siya ng 35 kilometers per hour. Ano yun, sir? Sa ano na yun? Apat na tao na yun nakasakay doon? Pwede pa siyang mabawasan, sir, dahil mas mabigat, mas mabagal. Depende pa rin. Katulad ng binanggit natin sa range, no? Depende sa bigat, sa road condition, tsaka sa throttle hobby nung gagamit na ito. So alamin naman natin, sir, kung magkano ang presyo ng ganitong unit sa inyo. So yung mga gusto kong mag-avail ng installment, doon lang po tayo sa SRV price niya na 77,000. At the same time, kung gusto po natin mag-avail ng cash, available po siya sa Kelly e-bikes na sa halagang 66,000 lang po, with Gcash cashback na 1,000. Pati po lahat ng freebies kasama. Uy, ano-ano nga ba ang freebies natin sa ganitong unit ngayon, sir? Meron po tayong pinamimigay na car cover. Car cover? Yung ating Aqua Plus or rice cooker. Uy! Tapos, then, kasama po yung reserve tire niya, trapal niya, crown light, mini fan, Bluetooth speaker, automatic wiper po. Yun. Kung may underglow light para sa... meron pa. May underglow light. So, kung ano-ano yung mga nakakabit dito, sir, included na yon dun sa presyong binanggit mo. Yes, plus yung e-bike cover, yung buong unit mismo yung makokoberan, no? Or mamimili pa sila sa Aqua Plus, sa rice cooker. Yes, may Gcash cashback pa na 1,000. Yes, grabe naman, napakasulit talaga kapag dito kayo bibili sa K-Lane's e-bike shop. Marami pa kayong kulay na pagpipilian, ano? Hindi lang ito yung kulay na available, yan, no? Pero kung gusto nyo na rin to, hindi na rin naman masama dahil napakaganda po ng kulay ng sample natin. Best seller, kasi kung titignan nila, sir, parang nagta-transition yung kulay niya, eh, no? From purple to gray. Ayan, guys, tingnan niyo. Ang ganda ng kulay, lalo na pag nasisinagan siya ng ilaw ng lalo na kapag nasisinagan siya ng araw, makikita niyo may mga glitters, no? Glittery, metallic yung ganitong unit. Syempre may basket sa syempre may bumper sa likod, may bumper din tayo sa unahan. So, sa susunod nating unit, sir, ano ba yung pwede nating next na unit na ipakita sa kanila? Sa loob muna tayo, guys. Po sila mga mag-aabay po sa loob. Eh, ito may mga customer pala tayong inabutan dito. Mr. Fireless. Hello po, maganda nga po po. Ma'am, taga saan po sila? Sige, ma'am, okay lang po. Nanonood lang din po kayo, di ba? Para makita na rin po kayo sa susunod na nood nyo. Mga taga Santa Rosa, Laguna po. Ayun, okay naman, harap tayo dito sa camera. Okay lang yan. Don't be shy. Ma'am, kanina ano pong... Sila rito, kanina, sir, kanina pa po kayo. Kumain ka pa na? Oo, hindi nyo po ako sinama. Wala ka pa eh. Decided na po. Wala pa. May napili na sila. Kumain po kayo para mag-decide. So ngayon, bumalik. Meaning, decided na, sir. Okay. Ma'am, ano nga po palang pangalan nyo? Terry. Si Ma'am Terry na taga Santa Rosa, Laguna. Okay, anong unit po ang kukunin nyo ngayon dito? Ay, yung Striker, sir. Isa sa pinaka-solid na 3 wheels na nakita ko sa lahat ng shop. Ayan, Striker. Ito si sir, kasama ni ma'am. Hello. Sir, ano pangalan niyo, sir? Carlo po. Sir Carl. Barley, mother niyo po si Ma'am, yes, Terry. Ma'am. Okay. Baka meron po kayong gustong batiin sa mga taga Santa Rosa, Laguna. Ay, yung mga kaibigan ko po sa amin. Hello po. Ayun. Sino-sino ba yun, sir? Sige, pwede mo silang isa-isa eh. Masyadong marami. Yung family mo, sir, pwede mo silang batiin. Yung amin po, Santa Rosa po. Anong family po? Sa Inigo po. Ay, sa Cebu po, sa Inigo. Sa Santa Rosa po. Sa amin, sa loan yung pa po yung mother side. Okay, so medyo naiiyas si sir, eh, no? Medyo naiiyas. Si ma'am, ma'am, baka may babatiin po tayo mga pamilya natin. Ay, dyan na lang, magbabati. Okay. Matanda na. Medyo naiiyas si Ma'am Terry. Ma'am, thank you po, ah. Nanonood pala sa atin yan si Ma'am Terry, no? So, o-order muna si ma'am, pipiliin muna siya ng unit na gusto niya. Sige, ma'am, sir, tuloy natin to. Ano po ba yung next unit natin dyan? Ito po si HS1, i-trike natin. Isa sa pinakamura pero quality, at the same time, may warranty rin siya. Mm-hmm. Sir, tanong na lang din natin, total nabanggit mo na rin yung warranty, no? Let's say, kukuha ako ng isang unit ngayon dito, paano ngayon ang magiging sistema ng warranty sa mga unit natin? Yes po, pasok po lahat ng warranty natin, lalo po pang Gato Brand. Official distributor po si Kelly Nikas, you know, Luda sa Manila at sa Cavite po. So, may 6 months po tayong warranty sa battery, motor, controller,
and free service po. Then, ang good news po, meron po tayong home service na scheduled po tayo, kaya on the day po na service, tawag lang po kayo, update lang po. And then, hingin lang naman po namin yung certificate na inyo po, binigay po namin sa inyo para po ma-detect namin kung talaga po sa amin galing yung unit, kung ano po talaga yung unit. Yun. So, ganun ang sistema nila guys. 6 months warranty, battery controller, tsaka motor. Yun, okay. Tapos nagsiservice din kayo, sir, no? Yes po, by schedule po or on the day po, pagkatawag, kung may free po na technician tayo, pupunta po. At saka gusto ko po sanang i-ana na rin to, no, sir? Sige po. Ang Kelly e-bikes po ay hiring, no, ng 3 e-bike technician. Yun, no? Dito po sa ating Tondo branch para mas lalo nating mapagsilbihan na mas mabilis yung ating mga customers. Yan. So, need ng human power ngayon dito, yes, sa Kaylin e-bike, e-bikes. Kulang po yung 3-4 kailangan pa ang dagdagan. Yun. Sa sobrang lakas, sa sobrang daming customer, hindi na lahat ma-assemble agad-agad ng mga order, no, sir, no? Yes po. Tsaka, concern po ko talaga, kaya gusto ko mas marami kong technician. Pagkatawag po ng customer, mapuntaan po agad. Yun. Bali, 3 kailangan natin. Baga, hindi na po sila mag-aantay. Oh, yan. Sa mga nanonood sa atin dyan na may kaalaman sa paggawa, pag-assemble or sa mga kuryente ng ganitong mga unit, pwedeng-pwede kayong mag-apply dahil 3 tao ang hinahanap ngayon ng Kaylin's e-bike shop. Paano nga ba sila makakapasok, sir? Anong mga requirements? Ganyan. Okay po, magdala lang po kayo ng resume or ng by data tsaka po ng barangay, sir. Kahit saan sila nakatira, sir, pwede, yes, naman. Pwede. Yun. So guys, ha? Magdala lang kayo ng mga binanggit na requirements ni Sir Kelvin. Automatic yun. Pag-approve, diretso start na agad. Yes, yun, di na natin tatanong kung mag-cancel doon. Basta, i-orient naman, sir. Yes, no? I-orient naman kayo pagpunta nyo rito. So, dito, sir, nabanggit natin kanina yung warranty. Ano? Let's say, may masirang mga pyesa dito sa unit na to. Dito ba sa Kaylin's e-bike shop, makakakuha na rin sila ng mga pyesang kailangan nila para sa unit nila, sir? Yun, no? Good question yan, sir, friend, no? Sagutin ko muna yung, alimbawa, bumili sila ng bago. Okay. I-release po ngayon. At least 1 week po, may libre kayong 1 week. Kung may masira man dyan, may mag-view. Kumbaga, meron man dyan na hindi gumana sa loob na 1 linggo, kahit ano pong pyesa dyan, palit po namin ang bago. Uy, automatic palit ng bago, yes, no? Hindi re-repair, no? Then, after ng 1 week, kung meron pong masira, yun po, doon na po papasok si after sales natin na service. Yun. So, sa 1 week, covered pa ng replacement yun. Lahat po. Lahat po, kahit anong pyesa po. Tapos, kung may masira ng pyesa nila, makakabili na rin sa inyo, sir? Yes po. Kahit anong parts yun? Yes po. Yun. Kahit anong parts, guys, ha? Available. Kaya po, sir, pre, minsan nangyayari po, walang pyesa. Mag-antay lang po tayo ng 2 to 3 weeks para in-order pa po kasi namin yung ibang hindi available na pyesa sa amin. Yun. Pero yung mga basic naman na pyesa, available, yes, sir. Oo. So, yung medyo komplikadong pyesa, guys, katulad ng binanggit ni Sir Kelvin, waiting tayo ng 2 to 3 weeks, sir. Pero sure naman. Sure naman na darating, yes, guys. So, balik tayo sa unit na to, sir. Sa ganitong unit po ba, ilang tao na po ang nakakasakay? Ito po, ganun din po. Same lang din ni 4 wheels natin. 3 to 4 person din po. 3 to 4 person, guys. Yung harapan nito, guys, kung mapapansin nyo, simple lang pero medyo classic ang datingan, eh, no? Yes, bilog yung headlight. Ito ba yung, no? Maganda sa kanya? Ganda yun. Bilog din yung kanyang signal light. Ito, guys, makikita nyo, open to. Pero huwag kayong mag-alala, kung umulan man, may kasamang tapal yan dito, yes, sir. Ayun, no? May kasamang tapal yan. Kaya huwag kayong mangamba na baka umulan, mababasa kayo. No need na mabumili pa kayo ng sariling yung trapal, provided na nila yan. Yun. Ididikit lang, sir, no? May velcro siya. Yun, no? Para safe na. Oo. Lower part. Hindi lang yung pasahero ang hindi mababasa, maging yung driver, dahil pati dito sa harapan, pwedeng-pwedeng makover yan dahil meron na tayong trapal. Napansin ko, sir, naka-disc brake na siya. Naka-disc brake po sa front, naka-drum brake po sa likod. Size 10 yung gulong, tubeless. Yes. Ayan, guys, ha. Sa mga naghahanap ng, pwede na rin pampamilya to, di ba, sir? Goods na rin sa pampamilya. School, pampamilya,
Ganun na nga ba kalayo nakakarating tong ganitong unit, sir? So, same po nung ating four wheels, 30 to 40. Malayo rin, ano? Yes, hindi porkit tatlo gulong niya, huwag mong i-smallin, no? Mas maganda po kasi, mas magaang siya, so mas malayo talaga. Oh, okay. Kumbaga, yung maximum weight capacity niya, ilan nga ba yun, sir? Ito po, ang maximum capacity niya is 250 kilos. Pero dahil mas magaang yung unit, kaya kahit na mas marami yung or kahit na mas malayo, kaya niyang marating, sir. Yun. So sa ganito naman, sir, magkano naman po ang presyo natin? Yung ganito po natin, yung gusto mag-avail ng installment po sa SRP na po tayo 1,000. Pero sa mga cash basis po, mabibigay po natin yung salaga 44,000 with GCash pa po. At ang maganda rito, sir friend, no? Usually kasi yung mga ganitong units na 650 watts na motor, ang nilalagay lang po talaga ng karamihang shops po ay for 48 volts lang. Mm-hmm. 4820. Pero dito po nag-upgrade na agad tayo ng battery. Nagdagdag tayo ng isa kaya naging 6023 na po. Uy, kaya naman pala talagang malayo ang pwede niyang marating. Yes po. Dahil sa battery na naka-install ngayon sa kanya. Yes po. Mataas ang voltahe, mataas ang ampere. Yes, so meaning mas malayo ang pwede nyong mapuntahan dahil sa unit na to. Tsaka napansin ko, sir, ha, etong 3 wheels na ganito, kung makikita nila to sa mga ibang shop, wala pang kasama tong crown light. Ito pong crown light dito, sir, depende po ito sa request ng customer. Mm-hmm. Kumbaga hindi natin siya ma-free dahil doon po sa price niya medyo talaga napakababa. Ito po kasi order na siya, so pinalagyan ni customer ng crown. Okay. So wala talaga to. Yes, po. Okay, guys, wala talaga to. Kinaklaro lang natin, order na pala to ni customer. Order na. So pakilagyan daw ng crown light. Pwede pa rin additional lang. Pwede pa rin palang mag-customize. Okay, so kung meron kayong mga gustong ipadagdag, pwedeng-pwede nilang gawin at idagdag sa bawat unit na magugustuhan nyo dito. Sir, sa ito na yung next unit na ipapakita natin. Yeah. So ipakilala mo na ngayon sa kanila yan, sir. Yung pinapaborito kong 3 wheels na ito yung para sa akin talaga, mas gusto ko to kaysa sa Polo X. Bakit? Dahil dun sa eleganteng itsura niya, tapos sa bilis niya, sa ganda niya talaga. Tsaka yung pagka nag-park ka, segment, hindi ganun ka-laki. Mm-hmm. Pag hindi ganun ka-hirap park. Tipid sa space. Napakaganda niya talaga. So, ito si Striker E-Tribe po natin. Naka 800 watts na siya ng motor. 800 watts sa controller. 60.3 na battery. Then, upgradeable naman po siya. Up to 6038 na battery po. Okay. So, narinig nyo, guys, ha? Kung papipiliin daw si Sir Kelvin, ito raw ang pipiliin niya. Dahil ito ang pinakapaborito niya, no? Kung papansinin nyo nga naman, talaga naman bakit nga naman hindi mo magiging paborito tong unit na to. Bukod sa elegante nang siyang tignan, at mukhang malakas pa tong unit na to, no? Yung ganito ba, sir? Ilang watts na po yung unit na yan? Ito po, 800 watts. 800 watts yung motor niya, pati yung controller niya. At the same time, siya yung pinakamabilis sa lahat. Sa lahat ng unit nyo dito, sir. Maliban sa malalaki po, kay Big Boss ka. So, okay. Gano'ng kabilis nga ba tumatakbo yung unit na yan? Sir, ng 40 plus na speed. 40 kilometers per hour? Yes, or mahigit pa? Yes. Wow! Ilan naman ang maximum weight capacity niyan, sir? Po, sir, capacity niya rin is 300 kilos. 300 kilos. Sumumigit na rin pala, yes, ang pwedeng makasakay sa ganitong unit. Yung kilometer range naman niya, sir, gano'ng kalayo? So, pwede siyang mabot ng 30 to 45 kilometers. Bakit, sir Fred? Kasi mas magaan siya. Mas magaan. Lighten. So, nadagdagan yung range. Ayun. Ayos, ha. Napansin ko, sir, medyo maluwag din yung kanyang yung kanyang mga upuan. Yes. No? Ilang tao po nakakasakay dito? Bali, 3 to 4 person din. 3 to 4 seaters din. Guys, yan. Tsaka convertible din siya into cargo. Cargo po. Naibababa rin yung upuan niya. Ganda, guys, so tingnan niyo yung loob. Ayan, napaka-elegante, hindi lang ng labas, maging nung loob ng unit na to. Kung mapapansin niyo yung pinaka-panel niya, ayan, sobrang haba, sir. Yes po, sir. Ayan, dito sa kabilang side, dito yung pinaka-monitor ng kanyang back camera. Tama, yes, po ba? Yes po, ng kanyang reverse cam. Tapos dito po pwede kang mag-Bluetooth, pwede kang magpa-Bluetooth.
Yun. Dito naman sa kabilang side, dito nyo naman makikita yung kanyang speed, battery level, maging yung odometer. Yes po. Meron na rin siyang built-in na ano sir, di ba? Voltmeter. May voltmeter na rin. Pwede rin kayo magpatugtog, kagaya ng binanggit sa atin ni Sir Kelvin. Meron din siyang USB port dito. Pwede silang magsaksak dyan or pwede na rin mag-charge, di ba? Pwede po. Pwede rin, guys. Oh, di ba? Sobrang social. Ang haba pa ng panel niya. Oh. Oh, yung dalawang malaking bulsa, kaliwat kanan yan. May kasamang cup holder. At ito ay naka-disc brake na, sir. Yes po. Sa harap po, naka-disc brake. Sa likod po, naka-drum brake. Naka-drum brake. Tapos meron pa siyang hand safety lock. Handbrake yes, safety lock, guys. Ayan. Meron pa rin siya dito sa gilid, ha? May handbrake dito. So talagang kahit iparada nila sa pababang kalsada, hindi gugulong yung unit nila. Yes po. Sa sobrang daming safety lock nitong unit na to. Tsaka speed level number 3 pa pala siya, sir, oh. Yes po. Iba-ibang speed pa pala yung pwede nilang gustong patakbuhin nitong unit na to. Tama po. Tapos foot brake, tsaka yung ano niya maganda, yung pinakasahig niya, plastic. Hindi para kalawangin o mabulok. Yes po. Diba? Tapos meron na rin siyang mini fan. Nga pala sa mga ganito, sir, ano-ano nga ba ang ating mga freebies dito? Unang-una, yun po, meron na siyang reverse camera. May reserve tire na rin siya. Mm-hmm. Then meron siyang crown light, underglow light, car cover. Meron na rin siyang trapan. Merong mini fan, Bluetooth speaker. Ayan. Okay. So, parang ito, ano to, completos ricados na siya. Completos ricados. Parang ano, sir, no? Kung ano yung mga nabanggit natin kanina doon sa ating four wheels, halos parang the same lang dito sa ganitong unit. Mas lamang pa siya, then meron po siyang reverse camera. May reverse camera pa. Biruin nyo yun, no? Eto, alamin naman natin kung magkano presyo nito. Tignan natin kung sulit ba yung mga nakakabit sa kanya sa presyo niya. Sige, sir, magkano naman ang presyo nito? Sa mga gusto mag-avail ulit ng installment, back to SRP lang po tayo ng 66,000. Then sa cash po natin, may in-offer po si Kelly na less 9,000 po. 57,000 plus yung Gcash cashback na 1,000. So para masa 56,000. Grabe. So kung yung binanggit mo na 9,000, sir, idadagdag pa natin yung Gcash cashback na 1,000, bali pumapatak ng 10,000 discount. Yes. Wow. Plus may mga previous pa. Yes po. Kasama po lahat ng previous. Mapa-cash ka man, mapa-installment ka man. Oh, naniniwala na kayo ngayon kung bakit paborito ni Sir Kelvin itong unit na to. Bukod sa mura na siya, mas marami pang feature na naka-install sa kanya ngayon. Grabe. Tingnan nyo naman, no? Madaling po talaga siya i-drive. Madaling i-drive. Panalo at jackpot na tayo rito, sir, no? Sa mga natatakot po na ano, no, na mag 3 wheels, no? Sa lahat po ng 3 wheels, talagang prone po sa tagilid, balintong, ang pinakapayo po talaga namin. Kung paliko po kayo, bumagal po, mas hanggat maaari magpreno po tayo. Para kung liliko po tayo, hindi po tayo basta-basta ma-out of balance. Sabi nga nila sa mga sasakyan, mag-minor ka muna kapag liliko ka. Okay. Sa mga ganitong kulay, sir, ay sa mga ganitong unit, sir, ano-ano pa ba yung mga kulay na pwede nilang pagpilian? Ayun po. Sa ngayon po, nag-assemble na po ulit tayo ng striker po natin kararating lang. So available si white, si red, si black, si purple, gray, tsaka si galaxy blue. Aba, limang kulay. Marami pa pala kayong kulay. Yes, hindi ma'am. Lang itong puti na to. Yes, eh no? Pero yung puti panalo rin, sir, no? Ganda, sir. Classic. Pugi niya. Tsaka ito panapansin ko dyan, no? Yung kanyang side mirror, meron nang naka-install na ilaw. Yes, no? Hindi lang basta ilaw yan, sir, no? May hazard pa siya. May hazard. Pagka ka, pwede kang mag-hazard. So, dagdag safe. Parang kotse na rin talaga, sir, no? Grabe, tignan nyo yung forma niya, oh. Sobrang gwapo. Kung ako nga rin pala papipiliin, sir, ito na rin pipiliin ko. Aayon na ako dun sa gusto mo. Ganda, panalo. Oh? Size 10 yung gulong, tubeless. 8 to 10 hours din ang charging time, no? Okay. Subukan dito, sir. Ano pa yung mga unit natin dyan? Ayun po, punta tayo dun sa isang malaki po natin na unit. Yan. Si Supreme Prime po. Ito. Ito po, Sir Fred, si Supreme Prime po natin. Okay, dito ako sa may bandang unahan. 5-seaters po natin na golf cart. Okay, sa mga naghahanap dyan ng 5 to 6-seaters 4 wheels e-bike, guys, ito, available sa kanila ngayon. Si Supreme Prime. Nag-iisa, sir. Walang katulad. Pwedeng gayahin, hindi pwedeng pantayan.
Supreme Prime yan, guys. Okay. Sa ganitong unit, sir, ano specs natin dyan? Ito, ito po, naka 1,200 watts na siya na motor. Same na controller niya, naka 6045 na battery. Eh, meron siya natatag na mga features na meron na siyang camera ngayon, reverse camera. Meron na siyang auxiliary light, may Bluetooth speaker na rin siya. Uy, wow! So, marami-rami yun, ha? May steering wheel na po siya. Pakita namin yung loob, guys. Then, yung kanya pong ano, pedal, nasa, nandito na po, yung kanyang accelerator. Pedal accelerator, yes, nasa, na, ito po yung pang-gas, ito po yung pang-brake. Yun! Tapos yung panel niya, sir, mukhang in-improve din, ano? Yes po, nagpalit na rin po tayo ng panel para pag nag-reverse po tayo, mas malaki po yung makikita natin. Kumbaga, para ka nang naka-tablet nito. Yes po. Sa sobrang laki, guys, oh. Pwede rin kayo magsaksak ng USB, mag-connect via Bluetooth, sir. Yes po. Pwede rin. Shoutout po pala dun kaila boss mo na recorder from Ilocos, no? Uy, ang layo naman nun. Oh, shout out sa mga taga Ilocos. Dahil dumadayo pa sila rito, no, para makita ng actual unit, syempre bayaran na rin nila. Oh. So salamat po, salamat. Thank you po. Thank you po sa pagtitiwala dito sa Kaylin's e-bike shop. Hindi naman po masisira ang tiwala nyo dahil yung tagline nga natin dito, sir, is yung satisfaction. Your satisfaction is our priority. Yes, nakita nyo naman, ano? Tignan nyo yung sukat ng ating mga upuan dito. Talaga namang sobrang laki, sir. Sa harapan, dito sa driver seat, parang pwede dalawa to tatlo, no? Dalawa po ang pinaka-seat niya, no? Para merong adjustment si driver. Uh-huh. So, kung dito po siya, dito yung angkas niya. So, medyo madaling makapagpalit-palit. Ang standard niya, dalawa lang talaga. Dalawa lang po talaga. Ang pinaka-seat. Pinaka-safe. Pero dito sa likod, sir? Dito po, at least tatlo po. At least tatlo ang kasya. Depende na lang din sa size, ano? Yes, kung medyo manipis naman yung uupo, pwede, tatlo-tatlo, anim, no? Pero ang pinaka-standard lang din naman na pwedeng sumakay dito is 5-seaters talaga. Para hindi magigipit yung driver, hindi siya mahirap. Para sa safe na pagdadrive na din. Okay, ganun nga ba kabigat ang maximum weight capacity natin dito sa ganito? Capacity niya po is 500 kilograms, guys. Kalahating tonelada ang kayang isakay sa ganitong unit. Ganun naman po kalayo ang isang full charge na nararating nito. Ito, sir, actually galing siya ng ano, no? Galing siya ng Kawit branch natin, no? Uy! Yan po, 35 kilometers, so minatira po siyang 3 bars. Ang actual po nito, umabot po siya ng 60 to 65 kilometers. 60 to 65, guys. Narinig nyo ba yung binanggit ni Sir Kelvin? Itong unit na to, galing pa to dun sa Kawit branch nila, dun sa Cavite. 36 kilometers ba yun, sir? Ilan? 35 to 36 kilometers. Biruin nyo, nakarating siya ngayon dito sa Tondo, Manila. Dito sa Abad Santos branch nila. Ganyan lang naman kakunat, ka-quality, yung battery naka-install sa unit na to. Anong battery nga ba ang naka-install sa unit natin? 6045 na po siya. 6045 na lithium LED. Ito po, naka-LED. LED acid. Pero ganun kakunat, sir, no? Yes po. Bro, ibig sabihin, quality talaga. Yes po. Quality talaga. Ang charging time naman natin dito, sir, is? Same lang po, 8 to 10 hours yung regular. Then, sa initial po yung 10 to 12 hours. Po. 10 to 12 hours. Sukat ng gulong natin, sir? Size 190 by 10 po. Tubeless tire na rin tayo. Yes, okay. Pansinin ko muna yung harapan, sir, ha? Kasi yes, nakita natin yung bandang loob, eh. Dito sa harapan, guys, napaka-cute ng makikita yung forma dito, sir, eh, no? Eh, no? Mini Cooper na design. Mini Cooper design, guys, itong unit na to. Parang toy car, sir, no? Parang toy car. Yan yun, napaka-cute ng forma, dalawang maliit na bilog na ilaw. Projector lamp naman na yan, kaya malakas ang ilaw na yan. Tapos dito sa mga pang-ilalim, talagang makikita nyo na quality. Ito yung unit, kung matatandaan nyo, na madalas yugyugay ni Sir Kelvin, kung saan pinapakita sa atin na matibay at quality yung unit. May bumper sa unahan, may bumper din sa likod. Ngayon, sir, nabanggit mo kasi sa amin, meron na siyang crown light, camera. Bukod doon, ano pa ba yung mga naidagdag sa unit na to? Meron na rin siyang reserve tire na kasama. Ayun, pakita natin, sir. Meron na siya ngayong reserve tire, guys. Ayan, oh. Reserve tire with cover. Yes po. Kung ano yung naka-install ngayon na gulong sa kanya, yun ang libre.
Wow. Tapos meron pa siyang top luggage rack, guys. May kasama na ring trapal. So ngayon, sir, magkano nga ba ang presyo ng unit na to? Si Supreme Prime po, no, sa mga gusto magkabay ng installment sa SRP price po niya, available po sa credit card installment natin, is 149,000 po. Sa cash naman po, less 22,000 po natin. Less 22? 127 na lang po. Kasama po yung lahat ng premises. Paano ba naririnig natin? Less 22,000? Yes po. Kaya siya, di ba, sir, pag matatandaan mo, yung sinabi natin na pinakamura sa Pinas, ito po yun. Uy, grabe! Parang muli mo na namang pinapatunayan na ito talaga ang pinakamura dito, yes, sa Pinas. Po. Grabe, oh. Less 22,000. Saan kayo makakakita ng ganyang kalaking discount? Tanging bukod tanging dito lang yan sa Kaylin's e-bike shop. Tingnan nyo naman, naka-install na camera sa kanya, sir, oh. Yes, po. Talagang sobrang laki, oh. Talagang kitang-kita yung likod. Hindi na para lumingong ka, eh, no? Kita mo na talaga yung likod. Hindi ka na magkaka-stiff neck yung mukha ng lingon, ano? So, yung ganito, sir, bukod dito sa kulay na nakikita nila ngayon, ano pa ba yung mga kulay na pwede nilang pagpilian dyan? No, good question, sir, Fred. Sa bilis ng, ano, mabilis na maubos ang unit natin, yung available sa ngayon po is white tsaka ito po. White and turquoise. Okay. So, hindi na rin masama, eh, no? May dumadating po sa atin na ibang kulay like orange, gold, tsaka yung blue po. Yun, marami pa rin pala kayong kulay na pwedeng orderin. Yes. Sa ngayon, white and blue. Maganda po, kay Kelly Levi's, kung gusto nyo pong order ng ganitong unit, wala pa yung kulay na gusto nyo, mag-down payment lang po kayo ng at least 2 to 5,000 para ma-secure po yung kulay po. Yun, reservation fee para sa kulay. Babawas naman po yun sa kapuang presyo. Oo, yun, guys, ha. Tsaka huwag kayong mag-alala, dito naman sa Kaylin's e-bike shop, trusted na to, eh, yes, kumbaga. Wala nang ano dito, kumbaga hindi kayo magugoyo, yes, hindi kayo may scam. Kasi sila Sir Kelvin at yung buong team ng Kaylin's e-bike shop, eh talaga namang mapagkakatiwalaan, guaranteed 101%. Yes, Luzon, Visayas at Mindanao. Priority, no? Po talaga namin maging happy si customer. Yes, kita nyo naman. So next unit tayo, sir. Yan po, si last po natin dito na naka-display, si Big Boss Prime po. Yan, preparing na rin po ito para sa delivery sa Ilocos po. Hmm. Sinilip muna siya bago pa-deliver. Okay na po sa kanila. Inaanda lang po natin ito. Nalagay ng contrapart and double check po na natin. So ito na yung unit na pinakamalaki sa lahat ng unit na makikita nila, sir. Yes po, ito po yung 7 to 8 seaters na po. 7 to 8 seaters na Big Boss Prime. Ito yung nag-iisa, walang katulad. Pwedeng gayahin pero hindi pwedeng pantayan. Ito yung unit na yon. Bukod sa quality, matibay at mababa ang presyo. Yung ganitong unit, sir, ano naman po ang specification nan? Ito po, naka 1-2 rin po na motor, 1-2 na controller, 6045 na battery. Same time, ang kanya pong capacity is 700 kilogram. 700 kilogram? Grabe, mahigit sa kalahating tonelada. Yes, ang pwedeng isa kay sa kanya. Napansin ko medyo malaki yung sukat ng gulong nito, sir, ha? Mataba at matangkad. Ang size niya po is 100. Nawala dito. Dapat the legs. Same po siya ni Supreme. 100 by 90 by 10 po. Yun, 100 by 90 by 10. Naka-tubeless na po siya. Then, mga shock absorber niya. Mas pinalaki po. Grabe, lalaki, sir. Accommodate po yung one. Tsaka para makarga niya yung 700, yes, kilos. Naka-muel niya lang po galing niya para muel, yeah. Mas maano, mas malakas po. Tsaka mas stable siya, sir, no? So ito yung loob, guys, ha? Kung mapapansin nyo, ayan, no? Pwede kayong magsakay dito ng tatlo, dalawa, tatlo, so walo ang pwede nyong isakay sa unit na to. Tapos dito sa may bandang likod, guys, kung dito sa last passenger seat niya, napakaganda ng tungtungan dahil stainless matting pa, sir. Nakasakay na rin tayo. You know? Oh, sinasample pa sa atin Sir Kelvin ngayon. Tsaka nadagdagan na siya ng reserve tire, sir. Meron na siyang reserve tire, may cover na rin siya, may hard case na. Wow, eh, no, guys, so tingnan nyo naman, no? Tapos nadagdag din sa kanya yung reverse camera. Nandito po. You know, reverse camera. Kita nyo yan. Meron na rin siyang
crown lights ba yun? Or auxiliary light? Mm-hmm. Bluetooth speaker na rin, guys. O, diba? Napakasulit. Yung ganitong unit, sir, parang shuttle service na rin siya kung maituturing, eh, no? Pwede rin siyang gamitin sa mga farm, sa mga resort. At tama-tama po, yung kaninang nag-avail po nito, taga, meron po sila mga beach resort po. So, doon po nila gagamitin. Yun. So, doon talaga naka-design gamitin to. Sa mga guests po nila. Ayun, tamang-tama. Itatanong ko na rin, sir, kasi may mga nagtatanong din, ano. Sa mga ganitong unit ba, okay lang din daw bang gamitin to sa mga kalsada? Kahit sabihin na natin dito, sa kahabaan ng Abad Santos. Yes po, wala po kayong magiging kaso or magiging violation. Basta doon lang po tayo sa bike lane. And especially sa mga pinagbabawal talagang lugar, dito sa EDSA, yan, syempre bawal po siya. Sa Aguinaldo Highway po, sa may part ng Cavite, yan po. Meron po talaga mga hindi pwede siyang daanan. Pero mostly po, ang karamihan kalye po ay pwedeng daanan. Doon lang po kayo sa bike lane. Yun. Meron lang din talagang specific na lugar na bawal ka doon. Pero the rest pwede naman. Kaya naman po pinagbawal kayo doon para rin po sa safety doon. Oo, kasi sa EDSA nabanggit mo, sir, yung mabibilis ang mga sasakyan doon. Sa Aguinaldo Highway. Para pero, sa atin din po yun. Pwede po tatawid kayo pero hindi po kayo pwede bumaybay sa haba. Pero sa mga ganito, pwedeng naman. Po, yes po. Sa mga secondary road. Pero meron din namang mga main road na pwedeng paggamitan. Yes po, marami po. Marami naman. So, all good. Kailangan pa ba nilang iparehistro to, sir? Hindi na po. No need to register? Yes po, kasi yung speed niya hindi naman bumabot or lumagpas ng 50. Yun. So, narinig nyo, guys, ha, yung mga details na dapat nyo malaman sa mga unit na ipinapakita natin. Ngayon, sir, tanong naman natin, magkano po ba ang presyo ng 7 to 8 seaters na Big Boss Prime? Yes po, ito sa mga gusto mong gabi ng installment natin, 159 siya sa installment natin, credit card installment po. Then, bawasan ulit natin ng 22,000 para sa mga gusto magkasya. Robby? Less 22,000? Yes. So, bali, magkano na lang aabutin ang presyo nun, sir? Po, 137 na lang po siya. 137? 22,000 pesos na naman ang binigay na discount ng ating boss dito. Grabe, yes, di ba? Sobrang malaking bagay yun, yung 22,000 na yun. Kung itadagdag mo pa dun sa presyo, pwede mo pang gamitin yun parang pampaikot sa negosyo. Yeah, eh. Maganda po sa atin, sir. Sa mga gusto magabi ng installment, SRP price lang po siya. Unlike sa iba na pwede natin ma-experience na papatungan pa ng interest. May tubo. Dito, walang tubo. Wala. Okay. Nabanggit mo, sir, yung installment. Paano nga ba sila makakakuha ng unit na installment dito? Yun po, available sa ating mga 100K na pababa na presyo ng mga unit. Kay home credit, tsaka credit card installment po. Dito po sa ating mga malalaking unit like si Big Boss Prime, si Supreme Prime, available naman po siya through credit card installment. Yun. Anong requirements, sir? Ilang ID, mga ganyan? Yun po, sa home credit naman po. Sa ngayon po, paperless na siya. So, meron ka lang dalang cellphone, meron ka isang dalang valid primary ID, and yung pang down payment natin, syempre. Yun po. So, 5 minutes, 10 minutes, malalaman na po natin kung approved po tayo. Yun, may mga nagko-comment din sa akin, nagtatanong sila, sir, magkano po ba ang down payment niyan? Usually po, pagka mga bagong client ni home credit, 30 to 50% po ang price po. 30 to 50% yes, ang down payment. Yes. And then, yung remaining balance, yun ngayon yung uhulugan nila ng monthly. Yes po. Yun. So, at least ngayon, guys. Payable po yan ng 12 to 18 months. 12 to 18 months. So, may option sila, sir. Okay. So, sa mga naghahanap, guys, ha, ng mga quality ng mga unit, ano pang hinihintay nyo, ha? Pasyalan nyo lang tong Kaylin's e-bike shop para makuha nyo yung mga unit na pinapangarap nyo sa mabababang halaga. Sa mga naghahanap na mga budget meal pero pang pamilya, no? Ito, fit sa kanila si Super 001 na ating mini e-trike po, no? Pwede po siyang maging tatlo, dalawa or isa po nakasakay. So, pwede pong merong bata, merong driver, tsaka yung kanya pong pasahero po sa likod. Maganda to, sir, panghatid sundo sa mga anak nila. Yes, pamalengke, pang grocery kasi medyo malaki rin naman yung basket diyan, yes, sa likod, 'di eh, oh. Yes po.
Ang maganda nito, katulad ng binanggit sa atin ni Sir Kelvin, pwede siyang pang-isahan, pwede rin siyang ma-stretch na pwedeng maging tatluhan. Yes, kung tatlo lang din naman kayo sa pamilya nyo, yung mag-asawa at isang anak, goods na tong unit na to. Fit na po sa kanila. At the same time, pati yung ano to, yung pinaka-budget friendly natin na i-track, no? So, mag-fit din siya sa budget nyo. Bakit? Kasi napakamura lang po nito. Okay, so sige. Tanong na rin natin kung magkano yung presyo nito, sir. Yun, sa mga gusto po mag-avail ng installment, SRP niya po is 33,500. Then, kung gusto nyo po mag-cash yan, ibigyan po kayo ni Kaylin E-Bikes ng 6,000 discount, no? So, 27,500 na lang po siya, mauwi nyo na po siya. Grabe naman yun, sir. Parang lalong bumaba yung mga presyuhan mo ngayon dito. Yes, sa laki ng mga discount mo ngayon, ha? Yung mga freebies pa ba sila dyan, sir? Dito po, ang pinaka-free niya na, sir, yung roof niya, no? Tsaka yung side mirror. Roof and side mirror, guys. Gusto po natin magpa-add ng trapal, yun po. Magpapa-additional na lang po. Okay. May mga kulay pa ba tayo dito, sir? Yes po. Available din si Black Red. Yun po nandun sa ating isang bodega. Tsaka ito po ang ganitong kulay. Papasilip po sa namin sa inyo ni Sir Tireless Vlogger yung aming bodega dito sa Tondo Branch para po makita nyo yung ibang units natin doon na at yung mga on-hand po natin na unit na pwede natin pagpilian. Okay, so dyan lang kayo guys, ha. Samahan nyo ako pumunta sa warehouse ng pinakamura sa Pinas. Okay guys, ito testingin naman natin itong Supreme Prime. Pupunta tayo ngayon dito sa mismong warehouse or dito sa bodega ng pinakamura sa Pinas ng Kaylin E-Bike Shop. Testingin natin to para malaman natin kung ano yung pakiramdam or kung ano yung may experience natin sa Supreme Prime ng Kaylin E-Bike Shop. Tara! Sama nga pala natin si Roji. Siya yung mag-assist sa atin. G, samahan mo kami dun sa ano, ha? Sa warehouse, ha? O, sige. Pwede bang masubukan to? Dito ka, G. Sabi tayo. Yan. Okay. So, ito yung loob niya, guys. Kung mapapansin nyo. Yan. Naka-steering wheel na siya. Okay. Napakita na rin naman natin to sa mga vlog natin. Katulad kanina, naipakita na rin naman natin to. So, ino-road test lang natin siya para alam natin kung ano yung pakiramdam. G, ikaw muna taga-camera, G, ha? Yan. So, foot brake, saka isang accelerator. Gaan niya gamitin, no? Hindi siya, kasi karaniwan, di ba, kapag power steering, napakabigat iliko. Pero ito, sobrang komportable niya gamitin at napakalambot, napakadali niyang iliko, no? Ganito pala ang experience kapag ginamit mo itong isang Supreme Prime na 5 to 6 seaters, guys. Ganito. Pakita mo yung daanan natin dito. So ito yung POV natin ngayon, guys, habang dinadrive natin itong Supreme Prime. Kaliwa tayo, G. Kaliwa. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo, habang naka-signal light tayo, meron siyang tunog. Parang warning na rin kapag may mga taong tumatawid, no? Hindi sila magugulat na, uy, may paparating na pala. Siyempre, kapag e-bike, guys, di ba? Karaniwan, walang masyadong tunog. Oh, kaya nilagyan ng sounds kapag nagsisignal light ka, kapag umaatras ka. Napakalaking bagay nun para less sa bangga, no? Para hindi ka makabunggo at maging aware din yung mga tao sa paligid mo, no? So, nandito na tayo ngayon sa warehouse ng Kaylin's E-Bike Shop. Pakita mo, G, yung napakalaking gate natin. So, ayan po, dyan sa loob na yan, makikita natin yung kanilang mga available na unit at yung mga stock na ipinakita natin kanina doon sa mismong showroom nila or doon sa mismong shop nila. So tara, samahan nyo kami ni Roji, pasukin natin itong warehouse. Ayan, so papasok mo tayo ngayon dito sa warehouse ng Kaylin's E-Bike Shop. Kung mapapansin nyo, bubungad or tatambad sa atin agad-agad yung napakarami at sangkaterba nilang magagandang unit dito. So may mga 3 wheels, 4 wheels at lahat ng unit na quality pero mababa ang presyo
tamang-tama, dito nyo yan makikita sa warehouse or sa bodega ng pinaka mura sa Pinas, guys. Ayan yung mga available natin, iba't ibang kulay ng Luda brand. Meron tayong mint blue, mint green, meron tayong white, yellow, meron din tayong mga available na purple, at syempre hindi mawawala dyan yung ganitong kulay or yung ganitong shade ng kulay green, guys. Ayan, napakagaganda. Meron din tayong available na pula, at ito pa, 3 wheels din siya. Ito, purple din, pink, available din. Napakarami, sobrang ma-overwhelm ka talaga kapag binisita mo at pinasok mo itong warehouse ng Kaylin's e-bike shop. Doon nga sa may bandang dulo, meron akong nakikita ron na e-cargo passenger, kung saan yun ay pwede nyong gamitin pang deliver or pang hanap buhay or pang negosyo, guys. Ayan o, yung kulay blue na yan, available din dito sa kanila yan. So ito yung isang kulay pa ng 5 to 6 seaters na Supreme Prime. Ayan yung kulay puti. Dito naman sa bandang kanan, ayan yung kulay puti naman ng ating Luda brand na 3 to 4 seaters. Okay, sir Kenby, guys, nakita na natin lahat kung ano yung mga available nyo mga unit dito. Sir, baka meron pa po tayong gustong idagdag sa mga units na naipakita natin, or kung meron pa tayong mga paparating, or ano-ano pa po ba yung ating mga aabangan dito. Yan, unang-una salamat po sa pagbisita muli, no, Sir Fred. Thank you rin po. Wireless vlogger, salamat. Salamat sa Panginoon sa buhay po ninyo. Then sa mga gusto pong maging updated sa ating mga stocks po, follow nyo lang po ang aming FB page sa Kaylin Bikes and E-Bikes. Ganun din po yung aming Kawit branch po, Kaylin E-Bikes Trading, Kawit Cavite branch po. Doon po makikita po ninyo yung mga updated nating units para po makapili kayo doon. Sana po matapos nyo po itong video na ito para po makapag-isip at makapag-desisyon kung ano talaga mga units yung gusto po ninyo. So ito po mga videos na ginagawa po natin, or binibisita po tayo ng mga vlogger, malaking tulong po ito, no, bago kasi kayo makabili, at least alam nyo na po at kung ano po yung pwede nyo makonsider na mga e-bike. Yun po, salamat po muli sa suporta at pagtangkil po sa Kaylin Bikes and E-Bikes. Yun, syempre hindi rin tayo makakalimot magpasalamat sa buong team ng Kaylin's E-Bike Shop, dahil patuloy nila tayong napapayagan na ipapakita natin, na ibabahagi natin sa mga manonood natin kung ano-ano yung mga available na murang unit pero quality dito sa shop nila. Kaya naman hindi tayo makakalimot magpasalamat, especially sa ating mga owner, kay Sir Kelvin, kay Ma'am Angeline, at sa buong team, maraming salamat. For power and God bless po. Pasyal na lang kayo rito, guys, kung may mga nagustuhan po. Thank you so much. Thank you.